ng isang chunk and he's down. Dalaway nakakuro na execration plus a buff. 2-0 nga para sa kanila. Oo. Oh, actually, dito daddy, for execration, mapansin talaga natin na tinatimingan or inoorasan talaga ng execration yung kanilang core nakatapat, which is YSS and even the Lancelot. Kasi kung mapansin natin, even kanina, sobrang na-delay ang players dito ng Onyx PH. Tapos kaya after an objective, diretso shield, tapos si Sadboy nandun, nagsuzone at mga players ng Onyx PH. Pero nag-flicker pa si Sadboy dun para ma-zone out na si Iyak. No, tinan natin dito na isalya, na iangat rito si Baby Boy. Pero alam naman natin, Esmeralda, magpapaputi lang yan, magpapakukunat. Atras na ng bahagya eh, no? Grabe yung rotation ng execration ngayon, napakaganda. Oo, oh, parang swabe. As compared to yesterday, swabe yung rotation nila. Kahapon kasi, parang medyo may mga miscoms pa. All for Onyx PH, gano'n sinabi natin, they have the YSS, double damager onto this game, even the Lancelot. Di pa natin nakikita actually si Kyrie to be part of the team fight. So, malalaman natin mamaya pag full... five-man clash ang makikita natin para sa ating dalawang teams. Ayun na naman. Oo, pero may binaba natin dito sa may bandang kanan. Si Jane na naman ang target rito ng mga tropanza sa execration. Pero Baby Boy, sinonote na naman yung tank na Tigreal, no? Patingin nga nung gold na nung ano natin, kahit 5 minutes pa lang, para makita natin. Okay, for the Lancelot, 2.1k. Medyo napag-iwalan kasi Esmeralda dito, 3.2k. So for the Sonic PH, kailangan i-stop nila ngayon si Esmeralda. Kasi from the game yesterday, sobrang taas ng percentage ng execution if they have the Esmeralda on their lineup. Game number one, nung nag-comeback sila, Esmeralda nagbigay buhay sa kanila. Another one, another Daddy steal, no? Another steal from the grave para dito sa execration. Ang galing ng execration umagaw. Oo. Uy, grabe nga yun. Grabe nga yung agawan na pinapakita nito ng execration. And kita nyo naman for Yossi Boy onto the top lane. Nagkakatlan na minion wave. So medyo hindi tumataba agad dito yung kanilang YSS and even the Lancelot na nagana doon. And third objective is still secured by execration ngayon sa ating laro. Ang galing ng space na napoprovide nila, no? Given doon sa Khalid, nandun kagad yung Lancelot sa may top. Nag-open up kagad para sa turtle objective na side ng execration. Yes. So, ito mga kaibigan, 15k versus 13.3k. Courage mask already para dito kay para yung sad boy natin. So, more of the aggressiveness na makikita natin. Speaking of aggressiveness, ito mukhang babawi yata ang Onyx PH. May hinahabol yung dragon rito mga kaibigan. Pero si Yossi Boy, rin natin kung makatakbo. Quick sand guard. Quick sand guard to sustain. Pero meron na pick up yung Changhe sa may back sa likod, ha? Yes. Sa kabila pala. So, grabe, bilis ang backup dito ng execration. May kita natin hinahabol doon na supposedly si Khalid. Tapos, yung naiwan sa isang lane, yun pa yung napatay for this Onyx PH squad, which is the Chang onto the bottom lane. So, may kita natin yung konti tira na lang yung Torre dito. Eh, masisira na for Baby Boy of Team Execution. So far, things are not looking good for Onyx PH kasi masisira na rin yata yung Torre nila dito sa may bottom lane. Wala, nadidictate ng execration ngayon yung tempo ng laro eh. Oo, ayun, tama yung term ni Daddy. Sila yung nagdidictate ng tempo. Ooh, dito. Nice down! Sakit naman, pero napilitan na lang umatras si Kyrie. Buti na lang na doon si Iyak ng mga kaibigan. Pero sakit ha, nanandamage na itong Esmeralda. Oo, iba na yung damage dito direct. Ng Esmeralda. Calamity na siguro to. Yan, Calamity Reaper, tsaka Enchanted Talisman, makibigay para sa naka-avarice nating nasa gold lane earlier na Baby Boy Esmeralda of Team Execration. Top lane na Onyx PH, masisira na din mga kaibigan. Tapos nandito na naman yung Execration sa buff ni paring Kyrie. Oo, pero ang kalaban rito ni Baby Boy is 4 Onyx PH mga kaibigan. Pad Boy nasa likod, pero di na siya bumakap rito. Tignan natin, kuling tugamag na siya ni Kyrie, no? Pero tingnan natin mga sir, sa iskinita ni Elsa, habulin nga nila si Kyrie dito mga kaibigan, pero makakatakbo eh. Si Kyrie boy pa rin. For execution, kailangan mag-out sila dito. Onyx PH, maganda yon kasi napigilan nila or nabigyan na nila ng isa dito si Baby Boy. Kailangan meron talagang maghihinto sa kanya or else mas lalong mahihirapan dito yung Onyx PH. So far for Onyx, lumiliit yung mapa nila ngayon sa ating laro. Uuwi si Jay, so mataas yung possibility na hindi itatry contest dito ng Onyx PH yung third objective na kinukuha ngayon na execution sa ating laro. 8 minutes guys, it is 4-2 on tour score. Goal lead is still on the side of execution. Turtle, ganun sinabi natin, nakuha nila. Nakuha na naman nila yung another objective, no? Oo. Shout out pala sa 25.1k viewers natin on Facebook at sa YouTube. Paan na lang po, do the math. Magandang hapon sa inyo lahat. Kahapon medyo mali, nadagdagan ng 10k, nangarap pa nga. Pero ito, meron na huli sa May Nuggets and Yossi Boy is down. Salamat nga sa tulong ng tower doon.
medyo napalalim nga siya doon. Oo. Actually, pero Onyx Daday, maganda yung ginagawa nila eh. Pag may opportunity na kayang i-burst, i-burst na nila kaysa ipilit pa nila na 5-man higop dito from the Tigreal kasi mas mahihirapan sila kasi for sure nandun yung backup. And in terms of itemization, lamang dito sa execution. So, Pitas, that is going to be the key of Onyx PH para makahabol dito in terms of gold. Pero si Fatboy, ang lalim na nakinakat na minion wave dito ng execution against Onyx PH. Oo, ang binibigay lang ng execution dito sa Onyx is pressure. Laging pressure lang nila yung map, ganito yung gagawin. Pero dun sa gitna, Kyrie dadamba nga rito. Pero buti, wala silang hindi nahuli. Oo, medyo mahirap pa. Pero ito si... Speaking of nahuli, nanakap nga si Fatboy pero nakapag-out naman. Nakatakas dito si pare Fatboy. Meron siyang flicker nga lang though. Pero tinan natin, ang lalim niya dyan ha. Pero may tatlo, all Starmon form, Baby Boy. Hindi na nire-respeto ni Baby Boy yung turret doon sa may top lane. Pero immediately, nag-disengage nga kagad sila dito. Pero tapang. So, tinan natin guys, 4-3 pa na natin score. For execution, si Khalid nabibigyan na space to farm. Para naman dito sa Onyx PH, lumilit yung mapa nila. Actually, secluded na lang sila sa certain part of the area. Si Jay na lang dito ang kaya pumuronta. Speaking of pronta, ayan si Kyrie yata makikita. Oh, tinan natin kung makikita nga ba. Ayun nga lang, they are fighting under tier 2 turret. Tinan natin, deligado yata ang buhay ni Jay, pero tanki naman sa Tigreal. Here comes Yossi Boy, lilimahin na nga ng execution. Okay. Pero, napalayo. Hindi din pinapasok na nga na eh. Sinunote eh, malapit na yun. Oh, hindi din nila pwedeng pasukin. Yes, tama, meron Lord. So, kaya din nandun yung execution sa may Lord side natin. Anyways, for Yossi Boy, brute force breastplate already para sa kanyang item. Ginamit na agad. Hindi pa rin sinusuko ng Onyx PH ang kanilang middle lane turret. Lahat ng skills na pwedeng gamitin just to clear the minion wave. Ginagamit na nila Feather of Heaven para sa dalawang mage heroes natin for execution. That is going to be the Harit and Esmeralda. Top farmer para din sa Onyx PH is si Chang at saka si ano si YSS. So for execution later on kung gusto nilang hindi na makahabol si Onyx in terms of the gold, pwede na i-freeze yung lane para hindi na pumunta yung minion sa Onyx PH at hindi na sila makapag-clear. Usong ang strategy ngayon yun, no? Mag-freeze ka ng lane. Oo, uso ngayon para hindi na talaga makahabol sa gold. Kasi pag clear mo ng clear, i-clear lang din ng kalaban yung minion nyo. Ayun! Ooh, pero meron na bigyan doon sa Migedli. Delar is down mga sir. YSS nagpop ng kanyang ulti para makita nga lang siguro yung positioning dito ng execution. Pero tier 1 turret ang target dito ng execution. And finally, na-brought down na nila. Oo, nabigyan na dito yung middle lane turret. Mukhang meron pa isa. Piraso ni Sad Boy! Pero isang mabilis-mabilis lang, no? Oo. Actually, ganun ang ano din ni Sad Boy. Nung zone out niya doon, ang tinamana kanya Jit Kuto is the Lancelot. If ever na pinasok niya pa yun, error na yun sa kanya. So, tamang poke lang para hindi makapagbigay ng damage dito si Paring Kyrie natin. Pero, ayun na naaapakan. Pero, yun lang. May inabot nga rin sa may gitna. NJ, mamamatay nga rito. Killing spree para sa isang hari. Pero, hindi pa yata sila tapos. Sahabol pa nga yata mga kaibigan. Dilar, naku po. Natin, Pat Boy. Meron nga ba silang flicker? Oo, nakapag-flicker. Nakapag-flicker si Fatboy natin, ladies and gents. So for this Onyx PH, lahat ng pwede nang gawin para ma-clear minion wave as early as possible. Yun ang kailangan nilang gawin. Kasi hindi mo gugustuhin na masiraan ka ng inhibitor turret dito. So anyways, in terms of cold, execution na lamang may kita natin ngayon sa ating minimap. Sinisimulan na nila ang Lord. Lord Enhanced, sakto! 12-minute mark, Enhanced Lord. Tapos, okay, na-reset. Mga kaibigan, ating Lord. Shoutout nga pala sa mga viewers natin, 29.2K. Huwag kakalimutan i-like and follow ang ating mga page para makapanood kayo ng mga bigat na laban dito sa ating Jose ML Cup, National Arena, and updates regarding MPL and M2. Shoutout din sa ating mga YouTube supporters, subscribers, and viewers. Mali kasi una kong sabi. Kaya tinodo ko na lang. So, ayun guys. Kaya sinabi natin, Lord, sinisimula dito ng execution. No chance for Onyx PH to contest that one out. Meron nag-ulti na yung Khalid nga rito. Pero si Jay makakalayo naman. And Lord is marching in the bottom lane. Naku po si Dilar. Buti na lang nakapag-dragon form. Nakapag-out nga siya ron. Mountain Shocker has been pop nga rito mga kaibigan. Pero disengage inside ng Onyx PH. Ang ganda ng gameplay ng execution na yun. Oo, oh, gamit na gamit yung ano nila dito. Ang galing ng coach nila. Padaos-dos. Uy, shoutout nga pala sa coach ng execution. Oh, ano? Secret, syempre, kasi hindi nyo pa sure kung sino pa talaga maglalaro. Syempre, secret lang natin. Hindi natin sila uunahan mag-announce. Pero ito na, Lord Enhanced Lord. Masisira natin ito rin dito sa may bottom lane. Pero execution is on the top lane. Yun, may kabilang laban nga rito. There's a way of the dragon. Inabot nga si Dilar, pero makunat nga yung Yusong. Pero unang mamamatay si Jay. Pero Dilar is finally down. Dalawa patay rito sa side ng Onyx PH.
2-4-1 trade. Pero hahabol pa rin dito yung Harit. Ang sakit pa, boy. Oo, oh, ang sakit talaga ng boyband squad natin ngayon. Team execution, tatlo yung napatay nila for that one. Possible tower lock para sa kanila. Mitra Shower ginamit dito ni Iyakno. Kylie is down. Down. Mukhang susunod ba si Iyakno pero nakailag ng bahagya. Here comes back, boy. Harit, napasok. Khalid will get the kill. And execution will take game number one. Ulit, bitin. Game number one. Thank you for game number one. Congratulations. Execution. Solid game for the team. Solid execution. Solid rotation. For Onyx PH, medyo hindi lang na-pull off ang kanilang supposedly play, which is a side lane marksman. So, feeling ko ang turning point talaga dun yung na-delay nang na-delay yung buff eh. Parang hindi, ang galing ng rotation nila. Parang hindi yata nakakuha, hindi nabigyan ng opportunity dito yung Onyx na makakuha ng kanilang buff. So, very crucial yon. Nung time na yon level 4 na si Harit, nung sumilip siya sa unang silip niya sa yun, buff. Tama. Tapos nakuha pa niya, at that time, level 3 pa lang si Hate and even Kyrie. So, kung mapansin natin, hindi na nakapag-build ng endless battle. So, mahirap din talagang pumasok from time to time si Kyrie kahit gusto niya mag-deal ng damage. So, that is it guys. Shoutout nga pala, 30.8k viewers sa ating YouTube, charot, sa ating Facebook, and 2.4 viewers sa ating YouTube. So yan, 12 supporters, thank you so much. 7 tayo kahapon. 7 kahapon, no? Oo. Tinatoo nila yung pangarap ko na sana naman po umabot ng 2 digits. Yan, 12. 2 digits na nga, 2 digits na. Oo, sana naman po paabutin natin ng 3. So abangan nyo, magkakaroon po tayo ng supporter stickers. So ilalakad din po natin yung giveaway na exclusive for supporters din. Tapos yung mga insights regarding MPL and M2, pwede din natin i-ano sa supporters. So, ayan. Taray, local time. Kaya, pati yung local time natin, papagmating nyo pa din ako, no? Military siya, military. Military time. Ayoko nga na nagbabat, eh. Shoutout nga pala sana sa Chantelle Tabis kay Aliza May. Ayan, shoutout muna tayo sa kanila dyan. Shoutout to Gielsen Sarne, kay Ariel Acebo, kay Kevin Mo, Liel Reynard Rojas, Villanueva, and sa lahat na nga nanonood po sa inyong lahat, dapat every stream may giveaway. Siyempre naman, kaya i-share nyo yung stream natin. Ang giveaway natin guys ay nasa Just ML Battalion na Facebook group. Giveaway ko na rin si Pakbet, yan. Reason for giveaway, yung lakas po maghilik. Shoutout nga pala kay Edgar sa Eugene, kay Kirk Andre Asako, kay Nicole Makabasco, go Onyx, all for Onyx, kay Joshua Balbuena, kay John Marlon Aguilar de Levin, kay Maria Gia Lagaras, yun. Okay, so ito guys, sa inyo lahat. Nga pala, gusto ko lang i-promote sa inyo ating DR Marie, now available on Shopee, ang ating Steady Gold Temp shirt. Ano nga tawag dyan? Baseball shirt yung ganyan, di ba? Baseball shirt. Ba? Or raglan shirt. Raglan shirt. Steady Gold Tip, guys. Logo ng Lupon WXE. So, search nyo na lang DR Marie. So, doon nyo na may kita yung ibang execution na merch. Zapno merch and all. Malay nyo, Daddy A merch, Just ML merch. Sana true. And again, guys, this Just ML Cup is brought to you by Cher Mobile at Coda Shop. Shoutout nga pala kay JP. Yun. Yan. Ito guys, sinakita nyo sa likod, medyo naharangan ng napin. Pero this is the Aqua S9 Max. I-charge ko lang ulit, 6% lang ako. Hindi ko mabasa na ayos yung mga comments nyo. Ayan. Kakain daw na lang bubog si Ali kasi na-shoutout ko siya. With video please. De joke lang. Wag na! Ano yun? Iba talaga pag si Patrick Biray yung coach. Oh. Sabi ni Gian Angelo. Uy, malay nyo guys, mag-guess natin si Patrick. Oh, shoutout nga pala kay Vince. Oo nga, no? Daddy, shoutout mo daw si Ali. Shoutout nga pala kay Aliza May. Magpok bataanon. Magpok-pok. Joke lang. Joke lang, be. Ayan, Onyx lang malakas, sabi ni Jennard Torres Jr. So, second series natin mga kaibigan, it's going to be NXP Liquid. No? So, ibang team siya. Si NXP Liquid, guys, nandun si Kapitan Chester at saka si MB. Sila Sumpak. Yan ang kanilang lineup. So, wait lang. Tingnan ko lang yung schedule saglit ng ating... O, shoutout ko nga pala yung tropa naming meron o wala, si Amod's Cutie. Oo. Sa meron o sa wala. Ayan, kayo na po bahala. Umitindi. Happy birthday ulit kay Manager Bert, manager ng BSB. Isang TikTok naman siya. Medyo. Ayan guys, the second series natin is going to be
Pegasus Knights from our qualifiers 1 versus NXP Solid. Third series natin ay Pegasus Knights versus Onyx PH. At guys, sa mga nag-aano din po pala dyan, nakikita nyo kami nilapak bet ni Daddy A sa Team Sherwin. Ayun. Team Sherwin. Sherwin. Ang hirap talaga ng abbreviation. Team Sherwin. YouTube channel, isearch na lang po. Team Sherwin. Malamang. Team Sherwin. 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 Si Team Sherwin yon. Sarap nga, wala kay John Brian Lutero yon, kay Madam Urbic yon. Maganda nga po. Ay! Joke lang. Sorry po, Mami M. Daddy A, Mami M. Ayun guys, sa Lupon WX din yung mga podcast natin. At makapanood nyo po ako everyday except Thursdays and Wednesdays sa Isumbong Mo kay Kute na siya kasi kuya and ate. So, kuti mga talaga yun, kuti. Nagulat nga ako, naging kuti talaga eh. Pero mga random na Isumbong Anything Under the Sun podcast natin yan under Lupon WXC. Meron din dong